Hi guys, this is Daniel and for today's vlog, ang aga ko nagising ngayon, like 10:45 pala ng umaga. And yeah, nagising kasi ako tapos naisip ko na why not mag-film kasi wala naman tao dito. So I grabbed the opportunity kasi every time na nag-vlog ako, ang ingay talaga dito sa bahay. Kasi a lot of you guys hindi naman nakakaalam na yung ginagamit kong pang-film is cellphone lang, like as in walang instrument yan. Like pinapatong ko lang siya kung saan tapos walang mic, tapos ayun nga, so hindi naman siya related sa topic. Pero pag-uusapan natin yung mga limang bagay na na-expect kapag ikaw ay BS Tourism student. So if you guys wanna watch it, just keep on watching. So pag-uusapan natin topic na to kasi ako po ay isang tourism student at hindi ko na ito pag-uusapan kung hindi ko ito na-experience at hindi ko ito nalaman. So I am an incoming second year college sa pasukan kasi incoming nga, diba? Common sense. So joke lang. So second year college na ako guys and ang dami ko na na-experience about tourism kasi simula senior high school, tourism talaga yung ano, tourism yung kinuha ko. Hindi siya ABM, it's Tech Voc sa amin. Pero, ewan ko, nagkagulo yata. Tapos ngayon sa college, non-ABM na ako. So, basta ayun nga. So, pag-uusapan natin yung limang bagay na ina-expect ng tao kapag BS Tourism student ka. And, unang-una dyan talaga, ang dami talaga nag-expect ng ganito. Like, kailangan maganda or guwapo ka. For me guys, hindi naman talaga kailangan yun kasi in my 3 years sa tourism industry, like tourism track, hindi ko na feel na kailangan guwapo or maganda ka. Once you have a pleasing personality, it doesn't mean na dapat guwapo or maganda ka. It means that kailangan maganda yung inner self mo, like marunong kang mag-ayos ng mukha mo. Kasi kahit naman maganda ka, kung hindi ka marunong mag-ayos ng mukha mo, wala naman yan. Kaya madami nagtatanong bakit lahat ng mga tourism student na babae naka-makeup. Kasi yes guys, tinuturo yan magkaroon ng pleasing personality, pero ang daming nagkakamali sa paglalagay ng mga kolorete sa mukha, like masyadong nagiging ano na, kaya iba yung tingin ng mga tao sa BS Tourism student. Pero ayun nga guys, hindi kailangan maganda or gapo ka once na nag-take ka ng course ng BS Tourism kasi hindi naman required yun eh. So yun nga, hindi naman required yun. So second is kailangan matangkad ka. This expectation is kailangan ma-break. Kasi hindi lahat ng BS Tourism is matangkad at hindi lahat kailangan maging matangkad. Kasi madami namang airlines or pinag-uusapan natin is tourism management, like flight attending ha. Hindi lahat ng mga nagka-flight attendant is kailangan matatangkad. Meron mga airlines na nagtatanggap ng mga hindi naman ganun katangkaran pero they have the skills of being a flight attendant. Like, basta meron silang skills na talagang pang flight attendant. So, ayun nga guys. At saka, in BS Tourism, hindi kailangan nakafocus ka sa flight attending, flight stewardess, kasi it's a broad. It's a broad industry na madami siyang, ano siya, madami siyang sakop, like in food and beverage, front desk, tour guiding, ano pa ba, events management. Basta ang dami pa dyan, so ilalagay ko na lang dyan. And then, ayun nga, hindi naman kailangan maging matangkad para maging BS Tourism student kasi madami akong classmate na maliliit. So shoutout sa inyo guys kung napapanood nyo. Hindi, I mean, well, madami akong classmate na hindi ganun katangkaran pero suited sila sa tourism, pagiging tourism. Gets nyo? Actually, madali lang tong video na to kasi talagang kailangan ko tong i-upload ngayon din kasi pupunta ako sa school ko, so parang magiging busy na ako kasi may gagawin ako. So ito nga, pangatlo is kailangan daw na maging a good communicator ka. Yes, tama yung expectation na yun na you need to be a good communicator once you are a tourism student. Kasi pag tourism student ka, kailangan magaling kang makipag-deal sa mga tao, like in office, front desk, like that. Kailangan marunong kang makipag-usap sa mga tao, you know how to entertain. And malawak na kasi yung BS Tourism ngayon, like may BS Hospitality Management rin, which is part rin siya ng tourism. I don't know, pero alam ko part siya ng tourism kasi tinuturo siya sa amin. And yes, kailangan maging good communicator ka talaga kasi dyan nakabase yung, dyan nakabase kung kukunin ka ba ng
company na mag-hire sa'yo or hindi. Kasi ayun yung asset mo dapat once na BS Tourism yung course mo eh. Like, kailangan marunong kang makipag-usap, marunong kang makipag-deal, kailangan marunong kang mag-empathize sa mga tao, at kailangan, yes, kailangan maging good communicator. Andam ko na-explain, pero yes, kailangan talaga maging good communicator ka. Ito yung pinakamaling-maling-mali. Like, bawal yung gwapo, tapos yung matangkad. Tapos, ito yung pangatlo na talagang kailangan i-break to kasi hindi lahat ng mga BS Tourism student is maraming pera. Why? Ito yung ine-expect ng tao sa inyo kasi first is mayroon kayong tour niyan every year. So yung taho, naririnig nyo ba yung taho? So every year mayroon kayo. So guys, huwag nyo napansinin yun. So once kasi naging tourism student ka, hindi kailangan marami kang pera. Maraming reason bakit nakukuha mo yung mga course. Like hindi lang naman sa tourism yun. Maraming mga engineering like that. Hindi naman lahat ng mga course na gusto mo at alam mong pricey is hindi mo na makukuha. Maraming reason para makuha mo yung maraming way para makuha mo yung course na gusto mo talaga. Actually, I am a scholar in my school and yes, until now, scholar pa rin naman ako and yeah, wala nang problema doon. So, hindi kailangan yon. So, kailangan i-exist yun kasi maling-mali yung kailangan marami kang pera kapag mag-tourism ka. Based on my experience, madami akong mga classmate na talagang may pera pero ako hindi naman kailangan yun. Hindi kailangan yung marami kang pera kasi kung kahit na marami kang pera, kung hindi ka naman ganun katalinuhan at hindi ka suited sa pagiging tourism student at babagsak ka, so walang silbi yung pera. So, ayun nga guys. So, finally, nandito na tayo sa fifth expectation ng tao once na nag-tourism ka. Ito yung kailangan mong maging confident. Yes, tamang-tama yung expectation na yun na kailangan mo maging confident. Kasi, for example, you are a tour guide. You are a tour guide. And yes, kailangan maging confident ka magsalita, mag-public speaking. Kasi, more on public speaking to you, more on reportings, more on about communication like that. Kasi hindi ka naman marunong, hindi ka makikipag-communicate at hindi mapifeel ng tao yung sincerity mo once na hiwala kang confidence sa sarili mo. Like, magbabakil ka, gumagamit ka ng words na talagang makakairita pakinggan. At yeah, kailangan maging confident ka kasi once na naging confident ka, nailalabas po yung sarili mo, like nagiging totoo ka at doon ka nilalove ng maraming tao. And those are the 5 things na talagang ine-expect ng tao once na tourism student ka. And yeah guys, hanggang dito na lang yata. So kung meron ka pang ibang masasabi dito or ano ba yung mga ina-expect ng ibang tao based on your experience naman, just leave a comment at babasahin ko yan. And yes, huwag mong kalimutang i-like, mag-comment ka nga ng about opinions mo or basta ganun nga, mag-comment ka lang dito and mag-subscribe ka na sa akin and click mo na yung notification bell para ma-update ka sa mga videos ko. And yeah guys, ayan na, nagtitila ako ng manok. So, kakat ko na to. So, bye-bye guys. Thank you guys for watching.